Magandang araw sa inyo. Ayun. Po yung Teacher Farmer Ali. Madami pong nagko-comment, nagtatanong kung paano daw ang gagawin sa goat farm kapag malamok. O yan, ipapakita ko sa video na to ang mga paraan kung paano natin pinupuksa ang lamok. Tara. Okay, syempre, isa sa ating mga pamamaraan ay ang pagpapausok. Yan, ngayon, sa hapon. Yung mga damo na hindi nila kinakain, tinatabas ko, tinatambak ko ng ganyan. Okay. Tinatambak natin ng ganyan. At nagpo-produce yan ng maraming usok. Ayan. Isa to sa pamamaraan na tuwing hapon pag iyong ginawa nakakapagtaboy na mga lamok at niknik na nakakaperwisyo hindi lamang sa ating mga kambing kundi pati na rin sa ating mga goat raisers at farmers, diba? So ayan, kapag kaya na umuusok papunta sa kanilang kulungan natataboy niyan ang mga lamok. Ngayon, para mas efficient yung iyong pagsisilab, tingnan mo yung direksyon ng hangin. Tingnan mo yung direksyon ng hangin kung saan papunta. Tapos patamain mo yung usok doon sa iyong goat house o goat locker o goat pen o kung ano man tawag natin doon. Yan, di ba? Patamain mo doon para mataboy nila yung mga lamok na tumatambay doon sa kulungan nila. Okay, wag sa iyong mga sinampay. Dahil magagalit ang iyong inay. Okay? So habang kumakain sila, nagpapausok-usok ako. So isa yan sa pamamaraan ko ng pagtaboy ng lamok. At syempre, isa sa pagpuksapan ng lamok o pagprevent ng pagdami ng lamok. Tingnan mo yung mga gilid, baka may mga stagnant water o mga tubig na naka-imbak. Yan. Wala naman dito. Yung painuman nila okay naman, so wala dyan, walang mga naiimbak na tubig na pwede nilang itlogan, na pag naitlogan nila ayun, kitikiti tapos magiging lamok. So ayan, isa pa sa pagprevent ng mga lamok, magprovide ka ng ilaw, okay, sa iyong mga kambing. O, ayun naman din kasi ng lamok sa mga maliliwanag, hindi niya sa madidilim. Okay, so ayan, meron kang ilaw o pwede kang maglagay ng solar light na maliwanag sa iyong mga kambing. Okay lang naman yan dahil kapag gabi, kung meron kang kumpay dyan, 30% ng kinakain nila sa umaga, kinakain din nila sa gabi. O, sa case naman nito, busog na itong mga to. Okay, bukas na uli ang kain ng mga yan. Busog na ang mga barako at pati ang aking mga inahin na nandito sa loob. So ayun. Ayun po ang mga ilan ko sa pamamaraan sa pagpuksa ng lamok. Idagdag ko na rin pala ha. Meron ako mga manok na humahapon dito. Diyan sila humahapon kapag kagabi. Okay, so diyan sila natutulog. At kapag may mga lamok dito or niknik, tinutukan nila yan sa mga kambing. Pwede nyo siyang makita sa isa kong video na mutualism. Diba? Andun yung mga manok at saka yung mga sapot na ganyan na nasa taas, pinapabayaan ko yan para sumabit dyan yung mga lamok at kainin ng gagamba yung ating mga lamok na siyang namemerwisyo sa ating mga kambing. Ayun po, ganun ang ilan sa mga pamamaraan ko sa pagpuksa o pag-lesson ng mga pumeperwisyo sa atin at sa ating mga kambing nang sa ganun ay mabawasan ang nilang mga sakit. Okay, kung nagustuhan mo po ang aking short video, subscribe ka na po, Teacher Farmer Ali sa YouTube. At meron din po akong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Yan, nagsishare po ako ng mga ganitong topics na maaaring makatulong sa inyo
at sa mga kapwa natin magkakambing. Di ba? Pag gotiel na bok, makakatulog na maayos sa mga kambing mo na wala nang gugulo sa kanila at hindi masyadong magrabe yung pagkalat ng sakit sa kanila. Wala silang mga katikati, wala silang kinakamot. Pati ikaw bilang goat tracer, hindi ka hampas na hampas kung saan saan at safe ka pa sa dengue. Di ba, save more? Nakapagmerienda pa kami na maayos ng aking aso. Diba? Diba? Okay. Well, ayun po. Kung na-enjoy nyo yung aking short video na ito, ay subscribe kayo sa aking channel, Teacher Farmer Ali sa YouTube at Kampingan ni Ali Boy sa Facebook. At gagawa pa tayo ng maraming video na tungkol sa goat farming. Kasama si Save More. Okay, salamat po. Salamat sa mga subscribers at salamat po sa inyong tiwala. Kita-kits tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!